Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtipon sa Incheon, South Korea ang Adventist Secondary Teachers kasama ng Education Directors and Leaders ng North Philippine Union Conference. Ito ay upang panatiliing buhay ang kanilang mission spirit at lalong mapaunlad ang kanilang paglilingkod bilang mga tagapagturo. Ang balitang may pag-asa ay ihahatid ni Rodel Omayana. Nagtitipon-tipon ngayon ang mga teacher and education administrators mula sa iba't ibang missions and conferences na nasasakupan ng North Philippine Union Conference para sa NPUC-wide Secondary Teachers Convention dito sa Air Sky Hotel, Incheon, South Korea. Sa temang Listen Like Jesus and Live a Virtuous Life, layunin ng convention na ito na magbigay ng mga pagkakataon para sa mga secondary teacher at education administrator na muling tumuon sa misyon, spiritual reform at social and emotional na pagpapasigla sa kalusugan. Ito rin ang pagkakataon upang makilala at makipag-fellowship sa mga guro mula sa iba't ibang akademya sa North Philippine Union Conference. Gayun din, pahalagahan at tuklasin ang kulturang Koreano, kalikasan at mga tanawin para sa layuning pang-edukasyon. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ating mga guro ay magkaroon ng pagkakataon para sila ay magkasama-sama. Una-una para kilalanin ang misyon ng Adventist Education sa pagtakbo ng gawain dito po sa Pilipinas, sa North Philippine Union Conference, at ating nais silang magkaroon ng karanasan muli sa Panginoon, yung spiritual renewal, ano po, kung paano sila magkakaroon ng matatag na paglilingkod at matibay na commitment sa Panginoon. Nagsilbing keynote speaker si Pastor Efrain Parulan, Central Luzon Conference President. Pinahalagahan at binigyan niya ng diin ang napakalaking impluensya ng mga guro sa buhay ng kanilang mga estudyante hanggang sa kanilang pagtanda. Nagbigay naman ng mga lektura sina Dr. Arceli Rosario, Dr. Graciel Ann Saban, President at Vice President for Academics ng Adventist University of the Philippines. Tinalakay nila ang iba't ibang paksa na sadyang nagpapaalala sa tunay na tungkulin, pagkilala at pag-unawa sa sarili, pagdana sa presensya at mensahe ng Diyos, pagtukoy sa kung paano mahalin ang kapwa at ang Diyos, at ang transformasyon na maging kawangis ni Kristo. Pagkatapos ng isang buong araw na pagtitipon at mga lektura, pinuntahan naman ng mga delegado ang iba't ibang makasaysayang lugar, mga establishmento at mga kumpanya na sadyang nagbigay ng oportunidad na matuto, mamangha sa pag-undad ng South Korea. Ang mga karanasang ito ay nagdulot para sa mga Pilipinong guro na patuloy na ihasik ang binhi ng Adventist Education nang sa gayoy magbunga ng makalangit na tagumpay ang mga batang kanilang pinaglilingkuran. So overall, our experience here in Korea has truly been a blessed experience, and I believe that everyone had something to take home with them, to be inspired, to be rejuvenated, and to grow professionally. Kami po ay natuto ng marami, lalo tigit ang pagiging mindful na hindi lamang nakalimita sa ating pong mga estudyante. Sa isang mas mataas na serbisyo, ang mga speakers po ay nagbigay ng mga inspiring thoughts na magbibigay ng isang makabuluhang paglilingkod para sa ating Panginoon. Napuno ang limang araw ng mga karanasan, inspirasyon at kwento ng pag-asa na patuloy itaguyod ang teaching ministry ng Adventist Education sa tahanan, paaralan at sa iba't ibang lipunang ginagalawan. Mula rito sa Incheon, South Korea, layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Omayana nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.